Pangarap nyo rin ba mag-travel sa iba't ibang panig na mundo? Walang imposible kung magsusumikap tayo. At alam niya ni Bubay at ang mga komedyante niyang kaibigan, nagsipag, nag-ipon, nag-Europe! Ha, at ngayon, ipapasyal nila tayo doon. Una siyang tumatak bilang mahusay na comedian sa game show na Celebrity Bluff. Isa ka pa eh! Pag inaapi ako ng mga kapatid ko, anong ginagawa mo? Kinakampihan mo sila! Dahil sa galing, nabigyan siya ng pagkakataon mag-host ng sariling late night show tuwing Linggo, kasama si Super Tekla. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao. Hindi siya papita. Sa pamilya at mga kaibigan, siya si Norman Balbuena. Pero kapag oras ng pag-perform, siya si Bubay. Suking-suki siya sa mga events abroad kung saan majority ng audience ay OFWs. Sabay-sabay! Taas kayo! Yun! Nakamasaya talaga sa Japan, my friend! Naabangan ng ating mga kababayan, iyong part ng comedy, kaya tayo nagpa-perform para sa kanila. So kitang-kita natin yung saya ng ating mga kapuso. Pero sa mga recent trips ni Bubay sa labas ng bansa, hinding-hindi nito malilimutan ang naging karanasan niya sa mismong araw ng kanilang concert. Pumutok ang laban sa pagitan ng Israel at Hamas militants sa southern portion ng bansa. Siyempre, sobra yung kabang naramdaman namin kasi first time namin makarinig ng mga ganon, yung mga parang talagang sunod-sunod na mga pagsabog. Hindi na talaga na parang naguguluhan na rin kami na paano kung hindi kami makalipad pabalik ng Pilipinas. Hindi na itinuloy ang show. Ligtas ding nakauwi ng bansa ang grupo. Life goes on para sa performer na tulad ni Bubay. Susunod niyang destination, ang Europe. At sa kasamaang palad, ang mga kasama ko sa tour na yan ay si Ian Red at si Pipita Curtis ng Mema Squad sa T-Bats. Grabe talaga, wala akong choice. Ayan mga kapuso ha, maya-maya lamang, ipapasyal ko na kayo sa Europe, kaya dyan lang kayo. Isang dream come true para sa kapuso komedya na si Bubay ang kanyang European adventure. Bakit naman hindi? Isa talaga sa mga travel goals niya ang makita ang mga landmarks sa mga bansang pinapangarap lang niyang mapuntahan noong bata pa siya. Ayan, paano ko pinaghandaan yung aming trip sa Europe? Siyempre, unahin natin yung trabaho. Kailangan muna yung outfit. Ayan, yung mga wigs. Huwag na huwag kakalimutan. Nandito kami ngayon sa Eiffel Tower dito sa France! Ang Eiffel Tower. O, diba? Eiffel Tower na napakaganda. Sobrang mailab ka talaga. Dumaan din sila sa Louvre Museum at sa makasaysayang Arc de Triomphe. Sa London naman, highlight dyan, syempre, ayan, ay ang pagpunta ko naman sa London Bridge. Pinaka-memorable ang pagbisita nila sa Switzerland, ang fairytale village ng Iseltwald. So, nandito kami ngayon sa area kung saan sinut yung crash landing on you. Over there. Yun. Grabe. Yung view, very relaxing. Save the best for last, ika nga. Most famous mountain range sa Europa, ang Swiss Alps. And alam nyo ba, wala naman talaga sa plano yan. Pero dahil sa may nakapanood sa atin na piloto during our show, at tinanong gusto nyo bang mag-tour kinabukasan, saan po sa Swiss Alps nga daw? Sabi, oh, nakakatuwa niyan, kahit talaga maaraw, nakita mo pa rin talaga on top of the mountain, andun pa rin yung snow kasi nga siguro dun sa area na yun talagang sobrang lamig pa rin talaga. So pag may binigyan ka ng opportunity na makapag-travel, grab that opportunity kasi once in a lifetime lamang yan. At sa mga kababayan naman natin na na-meet nila sa Europe, maraming salamat sa inyong pagtanggap sa amin dyan. Huwag niyo kakalimutan bumalik sa Pilipinas kasi there's no place like home.